drive kami ng EK Hatch ngayon and mamaya itutour namin kayo. So let's see! Ang lamya mo naman! The following day. Ang ingay. Bawal sa Baguio. Dito lang ba sa Baguio yung parang ganon? Dito lang maigpit sa Baguio. Pero so far sa Pampanga, hindi wala kasi. Malas wala silang pakialam. Nagpagas kami. Ako pa. Oh. Lagi ako may passenger. Para ano, para taga, bukas ng tank tsaka gas. Ayan. Converted problems. So, thank you po Petron for sponsoring. Baka naman. Kuya Ian. Baka naman. Converted problems. For mga nakakamiss ng Baguio. Darling. Sakit. Andito nga pala kami sa John Hay and Baguio Fields. Yan. And with me again is at MJ. Dala na niya na ngayon yung FD niya. Andun si Kuya Leo. Ito muna tayo naman sa under the hood ni ano bang pangalan niya? Si Eve. Yun. Anong build mo sa makina mo? B20 VTEC. Yun. B20 VTEC. Pero anong nilagay mong head? Head is B18 GSR. Ah, kaya matulin. Mm-hmm. Yan o, B20B. So, wala ka ng, ano ba, parang stock lang ng B20 or? Hindi. Actually, wala nang stock sa makina na to eh. Lahat, halos lahat aftermarket. Wala namang kinadami. Ito. May papers na. Meron. Meron, pero nasa Japan. So, ayun. EK, ito yung EK3. EK3. 97 model talaga siya. 1997? Tapos, ngayon, lumalabas siyang dahil sa ano niya, sa makina niya. Sa papel. 2004 siya sa papel eh. Kasi 2004 siya dumating dito sa Pilipinas. Oh, may ganun.
So, yan, naka-ninja na ano, na headers, headlight niya. Headlight. And specs nang anong EK? Yung headlight ko kasi type R na 99 na type R. Kaya medyo madilim. Dark chrome kasi siya eh, type R. Hindi katulad ng stock na pang SIR ganun na talagang sobrang dark. Yun lang yung difference nila. Okay. Hood is carbon fiber from stage 21. So, dito. Ito. Na-intriga ako. Bakit spoon? Wala lang. Para sa akin kasi sobrang pangarap ko talaga magkaroon ng spoon eh. Oo, kasi wala. Parang yung pangalan din nila. Pangalan din. Siyempre. At saka Honda talaga. Bakit Neoba? Neoba. Neoba. Kasi JD. Kamukapit talaga. Sobra. Sorry. At saka ano nga daw. Kung nakita nyo na sa stories ko, ganun siya sa TikTok ko. Hinataw ko to. Tapos, ang ano daw, ang gastos na hinahataw ko lang daw, tas Neoba yung ano, yung gulong. Mahal ba? Mahal. Magkano? Magkano isang ano? So, isang around set, isang set siguro around 30k. Mga na-burn ko yung mga 1k. Okay lang yan. Kalipas na lang natin sa sweldo. Okay, sige. Next. Wala, naka-disc brake. Siyempre. Type R lahat. Pati ito, yung mga spec, yung mga dito. Headlight, kapag red, white, 99,000 spec. Kapag red, may orange, yung signal light, 96 to 98. Okay, O, bakit? Of course. Hoy, ang ganda-ganda ng outfit mo, dito ka nga. Pabebe ka dyan, ha? So, pasok na ba tayo? Ito wing nakaano na din carbon. Carbon ice spoon na din to. Mga magkano na na ano mo dito? Malaki-laki na. Nalustay mo? Malaki na. Hindi pa rin siya tapos hanggang ngayon pero malaki na. Tara, pasok. Doon ka, ako dito. Sige, sige. So, what's up? Hindi naman. Pero maingay eh. Ayan. Anong andito? I mean, nakino mong project car? Nung EK3 pa siya ganun. Nung EK3 pa siya. Anong year yun? 2016. Oh, 2016. Mm-hmm. So, 2020 na ngayon. Mm-hmm. 4 years mo na siyang binibuild. So, wala nang anuhan to. Wala nang bentahan. Kasi, alam mo yun eh, pinagpaguran mo, lahat ng parts, isa-isa mong kinuha. Isa-isa talaga. Tapos, inipon-ipon sa kabinild. So, anong inspiration mo? Bakit ito, EK, yung binild mo? Bakit ganito yung itsura? Anong inspiration? Hindi, dati kasi sobrang fan talaga ako ng spoon. Ever since nung nagka-Honda ako, nung nalaman ko yung pangalan na spoon, parang gusto kong magkaroon ng ganun. Kahit isa lang ganun. So, yun yung ina. Tapos ito, binild mo na gusto mo mga rera in the near future, ganun. Hindi, actually, napang-karera ko na siya. Saan? Sa Clark. Kaso drag. Drag. Mag-circuit ka na. Mas masaya. Mas sulit drag, ubusan, yan! Kasi ng pera eh. Tell me about sa loob. Steering wheel type R to. Steering wheel type R. Ito yung type R. May carbon. Kaso, type. Hindi. Wala talaga siyang carbon. Ito nakuha ko lang sa friend to. Ayaw niya talagang ibenta eh. Talagang inawitan ko lang para lang makuha ko yung... Kasi wala lang. May carbon eh. weight reduction. Yan. Tapos, ito. Type R gauge to. Type R gauge. Type R. Ilan mo yung pinakagulo ito? Laki na eh. Sobrang tagal na yun. Ay, mas fresh siya akin. Sobrang tagal na yun. So, parang nakuha ko siya. Tapos 150 na yung tinakbo ng gauge. Okay. Tapos, syempre, binili mo yung dashboard ng... Nandito pa yung ano nun. Or nung kinuha mo siya? Ito na yung dashboard na talaga. Okay. US yung dashboard. Kasi pansin mo, wala yung bed dito. Ito yung... Halos type R din lahat. Type R na type din R to. Ito, kasama na to nun. Hindi pa. Lahat yung pinagbibili ko na lahat.
ito yung mga red stitch. Mm-hmm. Yung ganyan. Ito yung mga type R. Mm-hmm. Pati itong carpet, binili mo? Type R. So, dati black to? Oo, oh, black. Ooh. US naman to, USDM. Mm. So, paraan dito lang sa side na to yung lahat ng controls. Kasi pag JDM, andito sa gilid na to. Totoo, ngayon ko lang yun alam. Ooh. Siyempre, kung nung drive ko, kasi nag, nung shinot namin yung video nung FD na carbon, kasama din to. So, ano na, hinataw ko na doon. Tapos, ano, yung nalito. Baliktad lahat. Kanina nga, nalito din siya kasi. And, ang tagal ko rin kasi hindi ginagamit. Sobrang rare ko lang gamitin to. Bakit naman? Siyempre, matakaw din ni. Ah, matakas na. Ano yung parang like oil consumption or gasoline consumption? Mm-hmm. Ano? Basta yung kilometer per liter. Oo, oh, yan. Hindi ko sure. Siguro parang nasa 8 din. 8, 10. Tapos, blaze lang. Blaze lang. Hindi pwedeng mag-iba ng blaze lang. Bakit? Anong mangyayari? Yun, totoo pa daw yung sabi. Kasi naka-tune siya sa blaze lang. Oh, may ganun. Gumagana pa lahat ng mga to? Gumagana. Focal, no? Focal. Tapos, ito. Pati ito, binili mo na din. Oo. Dito sa likod. Ganun din. Halos type R din na. Ah, ito. Pero yan, dati. Yung gray, itong. Gray. Binenta mo na ito. Tapos pinalitan mo. Yan lang type R na ito. Gauges. Defi gauge. Kailangan pang maintain ng makina. At least alam mo kung ano nangyayari sa loob ng makina mo. So, kailangan ko na ng ganyan. Pati yan, actually. Yung white band. Ito, yung ganito. For? For air fuel ratio. Ah. So ayan, sasabihin niya kasi diyan kung lean yung kotse mo, kung kailangan niya ng ano. Pindutin mo yung left side. Left side. Yung mismong screen. Hindi pa fully converted. Bakit? Yun yung next na project ko. Kasi hinihintay ko lang mabuo lahat yung makina and everything. Para... Hindi pa ba tapos yun? Hindi. Tapos na siya. Kaya ang next project na talaga is paint plus full conversion. Kung fully converted na siya. As in lahat na ano na? Lahat. Magpapalit ng firewall. Lahat. Di mahal na naman yun. Mahal na naman. Ba't kasi kayo nagko-convert? Nakakainis. Sama nga, hindi nakakaalam, wala kasing ni-release dito sa Pilipinas na EK hatch. Na left-hand drive. Na left-hand drive. Ay, hindi. Oh, wala pala talaga. Siyempre, tayo mga makar guys, ganon. Kung aning wala dito sa Pilipinas, yun yung pinipili. Siyempre. Kaya yun, papa, full conversion pa niya. Pero ayun, ngayon, is-is muna na nandun yung ano. Dito talaga lahat ng controls. Uulan na ulit. Tara na sa SB. Tara. Kape. Anong umuulan daw? Oo. Iiyak ka din. Ah, kasi kung umuulan, umiiyak ako. I'm a happy person. Okay. Happy. Actually, lahat kami single. Binibenta namin yung friend namin, si Leo. Tamay na lang po. Uy. May Toyota Corolla tong ganda. Yeah, love life. Mabagal. Stuck lang. Yung dati kong car, yun. Hi, ex. Saktong-sakto. Shout out to my ex. Shout out nga pala sa ex ko. Ako ay pinagpalit, pero di yan masakit. Hey, what's up? Shout out po sa Wholesome Concepts. Ate J, shout out kanino? Shout out kay Harvard. Kanina. So, andito kami ngayon sa Wholesome Concepts. Yan, our tambay place.
Okay, may race car driver po tayo kasama ngayon. Kuya, ano? Dati. Ano yung, bakit mo na hiligan yung sasakyan? Yan, yeah, ang hirap kaya maglakad. Smoke weed everyday. Ang hirap kaya magsasakyan. Ah, ganun ba? Yun lang ba? Oo naman. So, yan. Champion din po siya ng slalom. Yan, to. Yon! Ano to, kuya? Circuit showdown. Oh! So, for your information, everyone, yung circuit showdown ngayon is force. Yun na yung force ngayon. So, nung bata ba? Uy! So, ayun, from Wholesome Concepts, thank you for watching our vlog. Again, see you on the next one. Bye!